ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea, malapit sa Bajo de Masindoc, nasa akin yung coordinates. At dahil dito, lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda na ang pangalan ay Jose Mondoniedo. Si Jose Mondoniedo ay huling nakitang palutang-lutang at yung pangalan niya, July 7, 2003 sa may West Philippine Sea. At ang pangalan ng barko na bumangga ay Yang Fu. Ito yung coordinates kung saan nangyari. At kagabi ay nagbigay ng update sa akin si Admiral Gavan, ang chief ng Philippine Coast Guard, kung saan sinasabi niya at kinumpirma niya. Ito yung text niya. Good evening, sir. Hinahanap na po natin since July 7, sir. As soon as reported po sa atin, sir, ng Coast Guard vessel 4003 did first as it's been patrolling Bajo de Masindoc. Then today, Coast Guard vessel 4407 relieved the ship, sir, coming from Admiral Gavan. I've also directed the Coast Guard NCR Central Luzon to initiate investigation for appropriate filing of a case against the responsible vessel. And it would seem, ito yung pangalan nga ng vessel, baka mali lang ang pronunciation ko, Chinese characters, Yang Fu, isang malaking barko na binangga muli yung ating mangingisda na nangingisda at nawawala si Ginoong Mondoniedo since July 7. So, yan po yung ating breaking news sa inyo. Kung matatandaan nyo, matagal-tagal na, meron din nangyaring insidente nito sa may Dalampasiga, malapit sa Pangasinan, kung saan meron tayong na-file na kaso at nag-report na rin po sa akin ng Department of Justice na kahit walang koordinasyon at tulong ang Marshall Islands, ay nasampahan na ng kaso yung isang barko. Kung matatandaan nyo, nag-hearing tayo mga ilang buwan na, matagal-tagal na yon, kung saan meron ding nasawi na mga mangingisda tayo. So ito, kumpirmado ito, July 7. Nice ko pong kunin ng pagkakatang ito para marinig nyo yung isang nag-report sa akin sa pangyayari nito. Pangalan ng nabangga ay si Robert Mondoniedo. 12:30 na Robert at Jose Yan. Nakita na lang pala ang lutang. Yes po, nakita siya ng isang kamanda na Philippine vessel. So, ano to? Positive Chinese vessel yung nakabangga? Chinese character na po yun yung dumaan na pagsigyan. Tsaka na-report na to sa Subic Coast Guard din. Yes ma'am, laki commander po ng Coast Guard Subic, siya po nakakagat lahat talaga. Salamat, okay. Salamat po siya. Yan po ay pinid ng isang konsihal ng San Marcelino Zambales. Ang pangalan niya ay Councilor Lee Aquino. Okay, tayo lang. Oh. Yes, hindi po ano yan, hindi milisya. So meron na kayong breaking news. Next. Hindi ko alam kung sa freedom of navigation siya, kung ano man ang nangyari. So, ongoing tayong investigation, kasi yung huling text sa akin ni Admiral, kagabi pa yon. Missing si Mr. Mondoniedo. Magkapatid kasi yun eh, si Robert at saka si Jose. Yung isa na naligtas kasi na hindi siya, nakakapit siya doon sa bangka na isa. Umabot doon sa area na yun ng West Philippine Sea, yung bangka, kung maliit lang yung... Nangigisda sila. Nakatali sa payaw. Nakatali sila sa payaw ng banggain ng isang dambuhalang barko ng, alam niya, Yang Fu. Sir, yung Yang Fu ay government vessel ng China o private? Ang sa ngayon, kulang pa yung... Kasi tumakas eh. Hindi niya sinaklulohan din yung ating mangingisda. Tumakas na siya dire-diretso. So, identified naman siya. Malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi Coast Guard nila, hindi milisya. Sorry, just to be... Hello? Ay, sir, sorry. Nangyari ito July 7. July 7. July 7, nakita rin yung bangkay nung mayroon. Hindi na nakikita pa yung isa. Hanggang ngayon, hinahanap pa. Dalawa yun eh. Yung isa, buhay. Buhay yung isa. Oho, yung si Jose, ito yung missing pa. Kaya nakipag yung pamilya noong
noong nawawala, nakipag-ugnayan doon sa nag-report din sa akin. At yung nag-report sa akin ay humingi ng tulong para humingi ng assistance sa Philippine Coast Guard. At si Admiral Gaba naman ay umaksyon kaagad kagabi. Yung binasa ko sa inyo yung mga text messages na hinahanap na rin nila at nag-relievo lang yung dalawa nilang barko sa area, yung MRRV 4003, pinalitan ni MRRV 4407. Siguro alam niyo na MRRV, multiple rescue, di ba? This vessel, response is R. PCG on multiple rescue response vessel. Sir, may minuto ilang tao yung nakilista nung bilangga? Dalawa. Dalawa. Missing na yung isa. Palutang-lutang nung huli nakita. Okay na. Meron na kayong breaking. Sir, clarification lang. Hmm. Kung sakali, anong kaso yung pwede natin isampa? Kung ano man yung naging kaso nung unang sinampa natin doon sa barko na nakaregister sa Marshall Islands. Natatandaan niyo yan, nag-iiring tayo. Yung minamatay din ng mga isda na binurol sa subik. Na naglamay pata ako. Nasampahan na yan, pero hindi nagpa-operate yung Marshall Islands. Hindi nagpa-operate. So yung ang tumabaho sa atin, DOJ at saka yung Marina, nakaabot pa ng Singapore. Kasi doon natagpuan na yung barko. Nakalimutan ko na ang pangalan nun, sa tagal na. Kasi naiinip na rin yung mga biktima, yung pamilya ng biktima. Matagal talaga yung proseso. Matagal talaga. Ito, matagal-tagal din ito. Pero mapapalito ba? Dahil involving Chinese vessel, kailangan may coordination din sa Chinese Embassy, sir, for assistance? Ang nakikita kong unang tama yun, nakikita ko rin siguro yung IMO para maklaro kung ano talagang registry nito. Kasi sila makakapag-determine kung anong registry. Although Chinese characters ito, minsan kasi yung flag of registry, iba. Minsan Marshall Islands, minsan Panama, minsan Liberia. Pero kailangan ngayon matuntun kung nasaan yung nawawala natin mga isda. Yung pangalan, Chinese characters, at saka yung pangalan, Yang Fu. Yun ang nakasulat doon. Yang Fu. Sir, pwedeng sa'yo kasi. Pinarinig ko kanina yung ano, hindi narinig ko. Sige. Ano tayo? Nakarating na sa akin. In fact, I have it here. I have to admit, hindi ko pa nababasa. Kasi kadarating ko lang ngayon. Sorry. Marami naghihintay dyan sa opisina. Ito yung complaint. So, hindi ko pa nababasa, but I will endeavor to read it today. Sabi po ni SP Cheese, parang syempre nasa power po ninyo na mag-schedule ng hearing, pero posible rin daw na ang unahin nyo ay to sit down with them at pagkasuntuin sila. Correct. Yun po yung gagawin nyo. Correct. Ganito yung status. Yung Senate Ethics Committee, I was elected as the chairman of the committee. I think that was a day before the recess. The adjournment. So, hindi pa kumpleto yung composition ng committee. Kulang pa ng isa. So, we will have to complete the membership. But then again, the committee will have to have an organizational meeting. Kasi hindi pa kami nag-first meeting. During that meeting, we can propose amendment to existing rules, adapt new rules, and have those rules published as required by law in a newspaper of general circulation or official gazette, which would require 15 days. Thereafter, dun palang magiging effective yon. So, if your next question is about timelines, matagal-tagal pa yan. And there is a big difference between what happened during that day and what will be the outcome of the Committee on Accounts, which will have a continuation tomorrow. So, magkaibayo, huwag natin paghaluin yon. So, tama yung sinabi ni Senator Cheese, pwede kong pagharapin yung dalawa. Pero hayaan muna natin mabuo yung committee. I would want that conciliatory process perhaps done before the presence of all the committee members. Hindi lang naman ako, because I will not act alone. So after that, kung walang mangyari, saka pa lang papasok yung aalamin namin on the basis of a preliminary inquiry whether there is a substantial, credible evidence to merit the determination of the committee insofar as one, whether it has a jurisdiction, two, whether it can proceed with a hearing based on the sworn complaint, the allegations, and
testimonies that probably might be provided. So yun. Correct. Correct. Ayaw naman namin na isa publiko lahat yung pag-uusapan doon. Although these are matters of public interest, mas maganda na magkausap muna. Tama na. Advance lang, sir, kasi bukas itutuloy yung hearing nung sa accounts. Nandun ba kayo just in case? Anong oras ba yun? 1 o'clock, sir. Saan ba? Dapat nandun ako kasi nung huli, umakit lang ako sa taas noon eh. So I'll endeavor to be there tomorrow. Meron akong isang graduation eh, hindi ko alam kung